Sa kabila ng pagbabago, mga tauhan, Lolo Carlo de la Cruz, Lola Emilia de la Cruz, Dave, apo ng dalawang matanda, Nico at Marvin, mga klase ni Dave. Sa sala sa tahanan ng mga de la Cruz, nagbabasa ng dyaryo si Lolo Carlo. Nanonood naman ng telebisyon si Lola Emilia. Darating si Dave at dalawang klase nito. Hi Lola! Hi Lolo! Hali kayo guys! No, si Nico at Marvin po pala mga klase ko. Hi! Hello! Kamusta kayo mga bata? Dave, ang gano'n ang bahay niyo ah. Oo nga, sana nakatira din ako sa ganito magandang bahay. Ako, buti isinama mo mga kalaso niyo dito. May gagawin yata kayo. Opo, Lolo, magkakagrupo po kami at may takna karami. Mag-dilusage po kami at gagamit sa computer. Kaya naisip ko po, dito lang po kami mag-usap. Oo, sige na. Sa library na kayo pumunta. Do, ang ganda talaga ng bahay niyo. Sana po din yun na lang ako. Oo nga lang, parang talaga ng bahay niyo. Sige, Lola, dito po na kami. Naku guys, alam niyo, isa na isa, magulong kausap ang Lola at Lola ko. At saka, sumay silang sagot ng po at opo. Pag kinakausap sila ng kababata, para ipakita kung ginagalang sila. Ha? Ganun ba? Kaya po alam mo ang galit sa akin. Naku, pasensya ka na din. May lola rin kasi ako. Pero mas bata pa kaysa lolo at lola mo. Ayaw niya rin magpatawag ng lola. Ayaw niya rin magpagalit ng po at opo. Matanda rin daw siya kasi. Kaya mamita at tawag ko sa kanya. Talaga? Naku, magkakaiba pala ang mga lola. Ano? Pero talaga sigurong ganun. Iba-iba depende sa edad at kinakalakang ugali ng mga tao. Iba ang paniniwala ng lolo at lola ko. Dahil sa kanilang panahon at dahil mas bata, iba na rin ang ugali at paniniwala ng mamita mo. Dahil sa moderno na siya. Sabi nga ni Tito Ed na magkaiba sila ang generation. Sabi nga ni teacher, generation gap daw. Hindi lang yun bro. Di ba sabi rin ng teacher natin sa araling panlipunan, may mga lugar daw sa Pilipinas tulad sa Kabisayaan na hindi talaga ugali ang paggamit ng po at opo. Pero hindi raw iyon. Nangulugang walang galang sa kausap ang nagsasalita. Nakakain bro, pero teka, last muna ako uli sa lola at lola mo din. Kakausapin ko muna ako sa nila sandali. Baka kasi isipin nila sa bahay kami din. Aba, siyempre sasama ako sa'yo bro. Mag-sorry tayo sa kanila. Lolo, Lola, sorry po. Nakalimutan namin mag-manot sa inyo kanina. Maganda po kasi talaga ng bahay niyo. Nakalimutan tuloy namin mag-manot. Oo nga po, Lola. Mababait naman pala ang mga kaibigan ng apo mo. Akala ko'y mga walang modo. Buti naman, pero alam mo, natutuwa ako sa apo mo. Kitang-kita ang paraan ng pagpapalaki sa kanya ng ating mga anak kahit sa makabagong panahon. Sasabihin mo, uy, nakadepende sa pagpapalaki ng mga magulang sa anak ang pagkakaroon ng magandang ugali. Na kahit pa naapektuhan ng nagbabagong kapaligiran ang anak, basta natuturuan siya ng mabuti ng kanyang mga magulang, lalabas at lalabas siyang mabuting tao. Tama ka, bay, at palibhasa na subaybayan natin mabuti ang ating anak na si Marcel, kaya napalaki rin niyang matino si Dave. Isa pang swerte natin, galing din sa mabuting pamilya ang daddy ni Dave.